Nimok ang pamahalaan na paigtingin ng mga programa laban sa korupsyon. Ito ay matapos makakuha ng 33 points ang Pilipinas sa Corruption Perception Index 2022 na ginawa ng global watchdog na Transparency International. Sinasalamin umano ng index ang pananaw ng mga tao sa estado ng katiwalian sa kanilang bansa. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ni Strat-Base ADR Institute Policy and Regulatory Manager Shanice Espiritu na posibleng makaapekto sa interes ng investors ang mababang score sa Corruption Perception Index. Huling nakakuha ng mataas na average score na 38 sa CPI ang Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Kung marami pong tao, masasabi po natin na kung maraming tao tingin na corrupt ang isang bansa, no? It's possible na magkaroon po siya ng consequences sa mga mag-invest kasi posible po na ang mga tao dahil kultura na or nagiging problema na laganap ang korupsyon, baka hindi po nila gustuhin na mag-invest kasi mahirap po na sila na masangkot sa mga corrupt activities. Sinabi naman sa teleradyo ni ARTA Secretary Ernesto Perez, lumagta ng kasunduan ng ahensya at ang 8888 Citizens Complaint Center para madaling matugunan ang mga reklamo. Maaarihan niya makipag-ugnayan sa mga hotline ng ARTA o kaya ay sa Citizens Complaint Center hotline na 8888. Under the Ease of Doing Business Law, any complaint, whether business or non-business related transaction, pag nakatanggap ang isang ahensya, dapat sagutin ito optional. Opo. Pag simple request lang within 3 working days. Pag hindi optional, sangayon sa Republic Act 1103 or Ease of Doing Business Law, under Section 21, failure to respond or act on the application or request within the standard processing time, in this case, 3 working days, pwede na kagad kasuhan. Halimbawa, ayaw ng complainant na i-disclose yung personality, ang mangyayari ito, yung Citizen Complaint Center na mismo magiging complainant. So with this, talagang nabigyan ng ngipin ngayon ang complaint. So, hindi na pwedeng baliwalain yun kahit anong mga ahensya.